Hello kids! Today, I am going to teach you how to edit and produce videos using KineMaster mobile app. Before we start editing, make sure that KineMaster mobile app was already installed in your mobile phone. All necessary videos, photos, sound clips are all in your phone and ready to access. Phone storage had enough space for producing new video. Ito na po ang aking screen. Buksan lamang po ang KineMaster. Yan. Then, piliin po yung plus na nasa gitna. Then, select size. 16 by 9 po yung ideal. Kung mga video lessons po, naka-landscape. Then, maghanap po tayo ng kanyang base. Ayan. Ayan po yung magiging base ng aking video. Yung virtual classroom po na ginawa ko before pa ako natutong mag-edit ng video. Okay, meron na po tayong base. Okay, punta na po tayo sa layer. Try po nating mag-add ng text. Pindutin lang po yung letter T. Ayan. Then, pwede na pong mag-type ng kahit anong gusto ninyong i-type dyan. Okay, yung sa akin po, video lesson tutorial. Then, okay. Then, pwede po nating palitan ng font style. Ayan po. Then, okay lang po ulit yung check. Then, pwede rin po tayong maglagay ng outline. Ayan. Yung pag-appear po ng text natin is pwede po natin siyang binat-binatin kung saan ninyo siya gustong mag-appear. Ayan po. Tapos movable din po siya kung saan nyo gustong ipwesto dun sa base ninyo. Then ayan po, maglalagay tayo ng animation. In animation, ibig sabihin yung pagpasok po ng text. Okay, wipe right. Ayan po yung maging effect niya. Okay, yun po yung napili ko. Kung meron pong in, meron din pong out na animation kung paano po siyang lalabas yung text. Okay. Slide up. Kahit ano po, pwede nyo pong try. Ayan. Tapos pwede nyo po siyang i-play para makita nyo po kung anong, kung maganda ba yung effect niya. Then yan, pwede pa rin po ninyong balikan yung mga ginawa nyong text kung may gusto kayong i-edit. Katulad nyan, in-edit ko po. Ayan po siya. Then hinabaan ko po yung duration niya. Ayan, in-play ko po para makita ko kung anong itsura niya. Ayan. Then ganun po, drag-drag lang po. Then para maging buhay yung aking video lesson na ginagawa, nilagyan ko po siya ng music. So, ayan. Pumili po ako ng ilalagay kong music. Habang pinipindot nyo po yan, nagpiplay na po para makita nyo yung gusto ninyong music. Ayan po. Pwede po natin ulit na i-play para makita natin kung ano, anong kinalabasan nung inedit natin. Ngayon po ay itry ko naman na maglagay ng photos. Doon pa rin po sa layer, tapos piliin nyo lang po yung photos. Ayan. Ayan, yung avatar ko po yung pinili kong ilagay. Then ayun po siya. Pag i-click nyo siya, pwede nyo siyang i-crop kung anong gusto nyo gawin sa picture. Ayan, ika-crop ko po siya kasi isa lang ang kailangan kong picture. Then, pindutin nyo lang po ulit siya. Tapos yan, pwede nyo na pa siyang magalaw, mapalaki, mapaliit, at maipwesto kung saan nyo gusto. Then yan. Pwede nyo pong i-drag kung saan nyo lang gustong i-play para makita nyo yung pag pinag-edit ninyo. Ayan. Yan, lalagyan ko rin po siya ng in animation para mas smooth. Yan, pumipili pa lang po ako kung anong gusto kong in animation.
Ayan po. Ayan, nakapili na. And then, ganun din sa out animation. Pipili rin po ako ng effect. Okay. Ayan, nakapili na po ako. Then, lalagyan ko rin po siya ng overall animation. Ibig sabihin, all throughout na nag-a-appear yung picture, yun ang magiging animation niya. Yan po yung overall. Yan. Okay po. At ang aking napiling overall animation ay... Yun. Floating. Tapos, pindot lang ulit po yung check. Kapag kontento na doon. Yan. In-play ko po ulit. From the start. Ayan po ang kinalabasan niya. Yun. Gumagalaw-galaw siya. Kasi nilagyan ko siya ng overall animation. I-adjust ko po yung duration ng paglabas po ng photos na in-insert ko. Kung nakita niyo po, in-drag ko po siya. Ayan. Mas advanced yung paglabas niya kaysa kanila. Pwede pong nag-overlap yan. Ayan. Ah, tapos, yan. Adjust-adjust lang po. Kung saan yung time niyo siya gustong mag-appear. Ayan. Okay, ngayon naman po, ay itatry ko namang mag-insert ng video. Yung video po na i-insert ko, yung naka-green, tawag niyan, naka-green background ako para ma-remove ko siya mamaya. Okay, namimili pa lang po ako ng video. Ayan po, kasushooting ko po ng aking pang COT. Ayan, sampulan natin. Insert, okay, then... Tingnan niyo po yung base. Kung hanggang saan lang po yung base, magi-stop na po automatic yung video ninyo kahit meron pa kayong video na hindi nalapatan ng base, kaya dapat i-extend niyo po yung base kasi doon po nakasalalay yung length ng video ninyo. Ayan po. Yan, hanapin lamang po ang chroma key. Then, buksan nyo po yan. Yan! Magic! Wala na siyang background. So, ito pong chroma key ay gagana lang kapag plain ang inyong background. Kahit ano pong kulay na plain, basta po magkocontrast siya sa kulay ng damit ninyo, sa kulay ng skin, sa kulay ng buhok. Kaya iniiwasan din po yung kulay black tsaka kulay white. So, ideal ko talaga is green, blue, red. Yun, pwede po yung mga yun. Dahil po nagsasalita na ako dyan sa video, kinat ko po muna yung background music ko para maintindihan yung sinasabi ko doon sa video ko. Kaya yun, pinutol ko po siya. And then, clinic ko po ulit yung video ko. Then, volume. Tapos, to the highest level po ng 200% para mas clear ang pagsasalita. Ayan po siya. Then, lagyan din po natin ng in animation po ulit kung paanong mag-i-in ang aking video. And then, ganun din po ng out. In and out animation, lagyan po natin para mas smooth ang pagpasok at paglabas ng video na inilalagay natin. Ayan. Ayan po, play po ulit para makita kung anong kinalabasan ng ginawa natin paglagay ng in and out animation. Maglalagay pa rin po ako ng background music dito sa video ko, pero mas hihinaan ko po siya para mas litaw pa rin at mas maintindihan yung audio ko dun sa video. Ayan, naglagay pa rin po ako, then in-adjust ko po ang volume ng up to... niliitan ko lang po. Up to 30%. Try natin yung 30% kung okay na siya.
Yan. Then, play natin. Parang malakas pa rin. Bawasan ko ulit yung volume. Yan, ganun lang po ulit. Then, down natin sa 20 lang. Okay. Ayun, perfect. Parang hindi po na-overan yung pagsasalita natin dun sa video. Kung wala naman po kasing background music, parang wala pong buhay ang ating video, kaya talagang mahalaga din. Ito po, try din po natin mag-insert ng another text. Ayan po, Teacher Julian. Ayan. Ilagay natin at i-exacto natin doon sa pagsabi ko ng aking pangalan. Ayan. Palitan muna natin yung font color, font design. Ayan, sige, pili. Ayun. Ay, palitan natin. Kaya maganda. Ayun, sige. Ayun, pwede nyo na pong palakihan, paliitan. Then, mag-apply din tayo ng outline. Ay, hindi, ng shadow pala. Ayan. Okay, then lagyan din natin ng background, outline nga. Oops. Pwede pong i-adjust ang kulay. Pwede i-adjust yung thickness nya. Ayan. Hanggang makuha nyo yung gusto ninyong timpla ng thickness ng outline. Ayan. Gusto ko manipis lang. Ayan. Okay. Then, lagyan din natin siya ng background color ng text. Ayan. Pwede pong full width. Pwedeng sa text lang. Nilagay ko po ng full width. Tapos, ayan. Pwede pong palit-palitan yung kulay ng background color. Yung sa text po yan. Ayan. At ang aking napiling kulay ay tinatry-try ko pa kung anong mas bagay at mas maganda. At ang aking napiling kulay ay black. Then, check. Ayan. Ayan na po siya. Then, syempre, i-play po natin ulit kung okay po yung, kung sumakto ba siya dun sa pagsabi ko ng pangalan ko. Then, pag hindi man, pwede po yung galaw-galawin. Ayan. Maglagay rin po tayo ng animation ulit. In and out animation. Ayan. Oops, hindi siya umiksakto. Kaya, yan, hila. Hanggang sa umiksakto siya sa pagkakasabi ko ng aking pangalan. Yan. Ganun lang po. Pwede pong magkakasabay yung mga photos, text, videos. Pwede pong magkaka-overlap yung mga yan. Okay, play po natin ulit from the start. Kung ano nang kinalabasan. Ayan. Okay. Ayan na po. Kung medyo contento na po kayo from the beginning hanggang sa last ninyong part na in-edit, pwede na po kayong mag-proceed sa next kung ano pang gusto nyong idagdag. Okay. Ayan. In-split ko po yung base ko para magkaroon ng transition mamaya. Lagyan po natin ng transition. Ayan, yung plus sign. Ayan, yung mga effect ng transition. Pwedeng may pa-heart na ganyan. Okay, depende po sa taste ninyo. Kung anong gusto nyong piliing transition. Ayan. Try lang ng try kung anong mas better po ninyo. Ayan, marami pong pagpipilian dyan sa transition. Okay, try po natin yung napili ko. Oops. Then, play po ulit natin para makita natin yung itsura. Okay. Parang hindi maganda. Palitan natin ng
Try natin itong Golden Flow. Parang di rin maganda. Hanap, hanap. Ayun, sige, itong heart. Ayan po ang magiging effect niyang transition. Yan. Okay, pwede pong mag-continue na ulit na mag-edit. Ayan, try naman po natin yung mag-insert ng another video. Yung may pasayaw tayo. Ayan. Insert, then ulitin lang po yung ginawa natin kanina dun sa video, yung paggamit natin ng chroma key. Okay, bago po tayo mag-chroma key, adjust muna natin yung base kasi maiksi na siya. Kailangan natin siyang habaan para kumasya yung ating kakapasok na video. Ayan, ikakat ko na po yan kasi nakuha yung pagpindot ko ng video. Kaya ikakat ko na yon. I-exacto ko lang sa mismong pag-start ng kanta. Ayan, chroma key ulit. Adjust, adjust hanggang makuha ang tamang timpla din. Ang ginaganda po kasi dito sa KineMaster, pwede nyo pong i-crop yung mismong video. Ayan, kung medyo lumagpas po yung shooting ninyo, ayan, pwede nyo po siyang i-crop para mawala po yung hindi siya green na background. Ayan. Ayan. Tapos pwede na pong ipwesto kung saan ninyo gusto. Ayan. Okay. Lagyan po ulit natin siya ng animation. In and out animation. Para mas smooth ang dating at ang paglabas ng video. Ayan. Hanggang sa makapili. Ayan. Then, pag nakapili na, i-play mo ulit para makita mo kung maganda ba ang napili mong animation. Ayan. Then, syempre, may tugtog yung video ko, kaya ikakat ko ulit yung background music na nilagay ko kanina. Para hindi nagkakasabay yung tugtog ng aking video sa tugtog na background music. Ayan. Itodo ulit natin yung volume ng video. Ayan. Tapos, play lang ulit para mapanood kung maganda. Ayan. Ganyan lang po ang pag-i-edit. Ayan. I-drag po ulit natin si bass kasi maikli na siya at lagpas-lagpas na yung video na in-insert natin. Ayan. So, ayan. Tatry po natin yung effect. Medyo hindi ko masyado itong ginagamit, itong effect. Pero, ayan. Para makita nyo lang. Kasi parang hindi naman siya maganda. Ayan. Ayan. Nag-blurry ang yung ano. Yung mga letters and alphabet. So, tinanggal ko lang din ulit. Tinanggal ko ulit. Tatanggalin ko ulit yung animation na nilagay ko. Kasi hindi ko naman siya gusto. Yan, yung mosaic. Yan, delete lang. Then, try natin mag insert ng sticker naman. So, ayan. Pili lang. Then, yan. Once kasi nakapili na kayo ng animation, yan. Pwede nyo siyang palakihin, paliitin, ipwesto kung saan nyo gusto. Yan. May pag-glitters. Tapos, pwede nyo rin pong i-drag kung gusto nyo mas mahaba yung duration ng appearance niya dun sa video nyo. Katulad nyan, pinahaba ko po yung glitters na sticker. Sticker po siya. Yan. Tapos, play lang po ulit para makita kung maganda. Yan. Tapos, try din po natin.
try din po nating mag-insert ng ayun, yung parang pen handwriting. Yan. Pwede po kayong magsulat yan o kung ano, hindi ko rin po yan masyadong ginagamit. Yan. Yan po yung ano niya, handwriting. Then, ano pang next nating itatry? Okay, maglagay tayo ng another, ng another sticker. Okay, kanwari itong star. Eh, okay nyo lang. Tapos yan, try nyong i-play. Ayun. May pag-anon siya. May pa-star. Then, pwede rin po natin ng audio effect. Ayan, marami pang pagpipilian. Applause. Yan, applause. Kasi star. Okay, yay! Oh, magkasabay sila din. Pwede mo pong putulin yung ano, kasi masyadong mahaba. Para sabay lang siya dun sa star. Yan. Ganun lang po. Tapos, try po natin ulit ng mag-insert ulit ng another sticker. Hanap tayo. Ano kayang maganda? Try natin ito. Okay, then, okay, tapos i-play. Ayun, may pa-circle siya. Ayan. Okay. Then, lagyan din ulit natin siya ng sound effect naman. Ayan. Okay, tingnan natin dito sa comic accent. Kapag ayaw, hanap pa ng ibang mga sound effect dyan hanggang mahanapan mo yung gusto mong at gusto mo at nababagay dun sa sticker mo na sound effect. Kahit hindi po sticker, pwedeng lagyan ng sound effect. Kahit photos man yan, videos, kahit saan nyo po siya pwede i-insert. Okay. Okay, ganyan lang po. Tapos tingnan ulit. Play lang ulit. Yan. Then, try ulit natin mag-insert ng another photo. Ano kayang ilalagay natin photo? Wait. Hanap tayo. Okay, dito. Oops. Okay. Oh, video na lang. Yan. Chroma key again. Ganun lang. Mag-insert ng video. Yan. Adjust lang. Para hindi tayo magbukang manananggal. Siyempre, yung palalabasin natin na parang nasa harap ka ng classroom na nagdi-discuss. Yan. Tapos po, itong kaka-insert ninyo, pwede nyo po siyang i-position kung gusto nyo siya nasa likod. Yan. Pag nasa likod siya, tingnan nyo, naka-overlap yung sticker. Ibig sabihin, mas nasa harap yung sticker na nilagay ko. Kasi pinalikod ko yung recent video na nilagay ko. Yung 3 dots po sa gilid yan po yung pipindutin kung saan nyo siya gustong i-position. Kung sa back, sa front, or kung saan layer po. Ganyan lang po. Pati po yung movable din. Movable at yan. Play natin ulit. Okay. Okay na po siya. Then, ano pang next natin ito try? Okay, trim ko yung effect. Yung sticker effect.
Ayan. Tapos naglagay ako ng in-split ko ulit yung base. Ayan, naglagay ulit ako ng iba namang transition. Pinili ko yung emoji. Ayun. Ayan siya. Ganun lang po. Pwede nyo po i-play ng i-play para makita ninyo kung maganda na ba yung pagkaka-edit ninyo. Balik-balikan iyon. Ayan. Kulang na naman yung base ko. Kaya yan, drag lang ng drag. Hila lang hila. Ganon din po yung sticker. Pwedeng hilahin. Okay. Yan. Okay. Yan, ito po yung isang feature pa ng ano, ng KineMaster. Pwede nyo po siyang i-capture and save. Ayun. Kinapture ko po siya at sinave. Nasave na po siya as photos. Yan. Ito naman po yung settings. Diyan sa audio. Yan. Kung sa video. Nakita fade in, fade out. Ayan yung automatic na ano, settings niya. Tsaka sa editing. Ayan. Ganyan po. Pwede nyo rin po siyang i-view ng ganyan para makita nyo lahat ng layer. Yan. Tapos, ayan po, oh, gumagalaw rin siya yung nasa baba. Ayan po lahat ng layer na in-add ninyo sa base. Makikita nyo po lahat. Yan. Yan. Yun naman, ito naman po. I-try natin kung ano ito. Ayun. Pag pinindot nyo po siya, yan, mag-automatic kayong mapupunta sa dulo. Sa dulo ng bawat end ng base. Usually yan ang madali nyong pindutin kapag mag-i-edit na lang kayo. Yung mga bandang hulihan na. Para hindi kayo drag ng drag. Ayan. Try ko sanang mag-record. Kaso, pag naka-screen recording pala, hindi pala yun possible. Kasi naka-screen recording ako para ma-record ko itong video tutorial. Kaya hindi ko po maipakita. Pero ganun lang po yun. Pag gusto nyo mag-voice over, katulad po ng ginagawa ko ngayon, nag-voice over po ako. Yan pong recording ang ginagamit ko. Record. Yan. Ganyan lang po. Okay, mag-try na lang tayo ng ano. Mag-try naman tayong mag-insert ng nakasave na audio. Audio recording. Yan. Magandang araw, mga bata. Sige, pwede ito. Si yan, i-okay nyo lang po yan. Ayun. Ayun na po siya. Then, adjust nyo lang po yung volume kung gusto nyo mas malakas. Yun. Then, play nyo po. Try nyo pong i-preview kung okay siya. Yan. Andyan na po yung in-insert ninyong voice over o voice clip. Ayan. Yun. Trim natin itong video ko para hanggang dyan lang siya. And then, ayan. Try natin mag-insert ulit ng another photo. Try lang. Insert lang tayo ng kung ano-ano lang. Sobrang daming photos and videos nung cellphone ko. Ayan, sige, pwede na ito sa ate girl ng nagbabasa. Ayan. Pwede mo siyang palakihin, paliitin. Yan. So, maliit lang. Maliit lang ang gusto ko. Then, binura din dahil hindi naman siya bagay.
Yan. At tingnan nyo po itong in-capture ko kanina. Photos na siya. Kaya pwede din po ditong mag-layout. Kahit ano, pwede. Kasi pwede siyang isave as photo eh. Yan. Tayo natin ulit ng iba pang photo. Ayan. Welcome to kindergarten na lang. Yan. Okay. Kung napapansin nyo po, mas maganda po kasi pag yung ini-insert natin is wala na siyang background. Para ayan. Mas maganda siya. Kaya pag nag-download po kayo ng mga clip arts, piliin nyo po yung naka-PNG para walang background. Pinagyan ko siya ng overall animation na kaya gumagalaw-galaw po siya. Ayan. Then, ayan. Hanggang dyan lang yung gusto mong video. Okay na. Proceed na tayo sa exporting. Ayan. Export and share. Ayan, naka-high quality siya. Export. Ayan po. Ito pong pag-e-export is depende po sa bigat, sa haba, sa size ng video na pinodus ninyo, yung tagal ng pag-export. Ito pong sample ng video lesson ko is nasa mabilis lang po siyang i-export. Mabilis na po siya sa lagay na yan. Dahil ilang minutes lang po yung video na ginawa natin. Pero pag umabot na po siya ng sobrang tagal na video, let's say 20 minutes na video, sobrang tagal din po niyang mag-export. Yan po, wait lang po natin siyang ma-export. And then, pag na-export po siya, automatic po is nasi-save na po siya doon sa storage ng ating phone. Kaya dapat po ay may enough storage din talaga si cellphone bago tayo mag-create ng video para pag in-export natin siya, may paglalagyan siya. Po. Hintayin po nating matapos yung pag-e-export. And then, charan. Okay, na po siya. Then, try nating tingnan dun sa gallery ng phone. Ayan. Oops. Ayun. Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Julian, ang inyong guro sa araw na ito. Pito, 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 mga araw sa loob ng isang linggo. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at ang Sabado. Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Julian, ang inyong guro sa araw na ito. Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Teacher Julie, ang inyong guro sa araw na ito. Handa na ba kayong matinig? At dito na lamang po nagtatapos ang aking video editing tutorial. Sa may mga tanong po, approach nyo na lang po ako. Salamat po sa panonood. Bye-bye!